serious physical injuries yan. Kaya ang posibleng demanda dyan po ay grave misconduct. Dismissal from the service ang katumbas ng grave misconduct sa kasong administratibo na isinasampa sa mga nagkakamaling tauhan ng Philippine National Police. Kaya naman ayon kay Internal Affairs Service Inspector General Attorney Alfigar Triambulo, posibleng maalis sa pagkapulis si Colonel Dulnuan Dinamling Jr. sa ginawang pananakit kay Police Master Sergeant Ricky Brabante. Binato ni Dinamling ng basag na baso si Brabante dahil sa kalasingan sa loob ng Camp Simeon Ola. Dahil sa insidente, naapektuhan ang kaliwang mata ni Brabante. Sabi ng Napultong Sherkilar, ng rules and regulation ng adjudication ng mga police at mga serious offense committed by the punishable under our criminal law and special law, then dito sa admin, yan po ay serious or grave. Kaya ang posibleng demanda dyan po ay grave misconduct. Sinabi pa ni Attorney Triambulo na nagsasagawa na sila ng parallel investigation at naglaan ng 30 araw na timeline para matapos ang isinasagawang investigasyon hanggang sa makapagsampa ng kaso at makapagrekomenda ng parusang ipapataw laban kay Dinamling. Ang fact-finding nyo nasa 5 days? Nasa 5 days din kung may nakitaan ng mga ebidensya din na magkakandak ng research investigation na 7 days. No? And then yung hearing dyan ay nasa maximum of 20 days. Kaya more or less 30 days meron na kami recommendation. Noong Lunes, sinabi naman ni PNP Chief Police General Junardo Carlos na isang linggo lamang ang ibinigay niya sa Special Investigation Task Group upang magsumiti sa kanya ng resulta ng kanilang investigasyon. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.